Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, no? At bago po ang lahat, wala po ako sa bahay ko mga ka-action, mga kakamping. Nandito po ako sa bahay ng pinsan ko ngayon. Pero mamayang hapon, uuwi na po tayo mga ka-action. Kaya baka magulat kayo, hindi po tayo naka-leather jacket, no? So, balik po tayo sa ating topic mga ka-action, no? About po ito sa bagong channel na nag-create siguro mga ka-action dahil mayroon itong 57 pa lang na subscriber, no? At bagong-bago lang po ito mga ka-action, batang-bata pa po ang kanyang YouTube channel pero nagkakalat naman po siya ng mga fake news mga ka-action. Bakit ko pa ba nasasabi na nagkakalat na agad siya ng fake news? Kasi po sa napanood ko sa kanyang video. Basahin po natin ang naging title ng kanyang post. Libreng pabahay ni President Bongbong Marcos, 6 na milyon na pabahay. Yun po ang kanyang naging caption sa kanyang video mga ka-action. At ang channel na to ay si Lord G Episode mga ka-action. Okay. So alam po natin mga ka-action, mga kakamping, na ang pambansang pabahay ng administrasyon ngayon ay nagsisimula na naipatayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At napakaganda po nito. Kasi po, ito naman po ang hangad nating lahat, ang magkaroon ang ating mga kababayan ng sarili nilang tahanan, lalong-lalo na po ang walang-wala po talaga. Ngunit ang masama lang po dito, ang salitang libreng pabahay. Hindi po kasi yan libre. Ilang beses po natin ito na fact-check mga ka-action. May pinapanood kasi siya, itong YouTube channel na to, may pinapanood siya na binibigyan niya ng reaksyon. At doon sa video, kung sino man yung reporter na yun, kasi hindi familiar sa akin ang mukha mga ka-action, no? Sinasabi ng isang reporter na itong pambansang pabahay nga ng administrasyon ngayon ay may babayaran pa rin ang ating mga kababayan kung sino man ang makaabil nito ng monthly amortization, pero mababa nga po ang babayaran, no? Kaso nga lang, itong vlogger na to na nagsisimula pa lang, hindi niya siguro maintindihan ang monthly amortization na babayaran ng ating mga kababayan na kung sino man ang makaabil. Kaya sinasabi niya pa rin na libreng pabahay. Kung hindi ba naman to, may pagkano po talaga itong mga caption. Direct to the point po tayo. Napanood mo na, kung mapanood mo to, napanood mo na at narinig ng iyong tainga na may babayaran nga na mababa ng monthly amortization ang sino man na makabil. Pero bakit sinabi mo pa rin sa iyong title na libreng pabahay? Ano, nakakaintindi ka ba o talagang bobo ka lang talaga? Sorry po sa words ko ha, pero kailangan po na talaga natin ipamukha sa mga ganitong klaseng tao na nagkakalat ng fake news, no? Alam nyo kasi sa totoo lang mga ka-action at sa hindi man mga ka-action at mga kakampeng, ang pabahay na yan ay naglalaro ng 800,000 to 1.5 million ang halaga ng unit ng pambansang pabahay ng administrasyon ngayon. Ayon sa DHUD, ano po ba itong DHUD? Ito po ay tinatawag na Department of Human Settlement and Urban Development. Okay? At samantala ngayon mga ka-action ay nag-aalok ang pag-ibig fund sa mga minimum wage at sa mga low income na makaabil sa programang ito. At handa naman magpautang ang pag-ibig sa halagang 750,000 pesos sa qualified na mga member ng pag-ibig. At kung sino man ang makaabil ng units na yan ng programang administrasyon ngayon ng pambansang pabahay ay magbabayad po sila ng 30 years. Napakaganda naman ng programang administrasyon ngayon yung pambansang pabahay na yan. Ngunit nga po, ito po talaga masakit sa atin, ay sinasabi po talaga o pinipilit ng kanilang mga creator na libreng pabahay. Hindi po yan libreng pabahay. Ngunit ang pinakamasakit kasi dito mga ka-action, ang salitang libre. Dahil marami silang maluloko na tao na akala ng mga ibang nating mga kababayan is libre talaga. Hindi po, may babayaran po kayo niya na 1%. At yung 800,000 na yan na sabi na siguro yun ang pinakamababa na unit, no? So, siguro pinakamaliit. Yung 1.5 million na yan siguro yung pinakamagandang unit na at may kalakihan. Depende po kasi yan basta kaya ang pinakababa siguro yung sinasabi ng DHUD na 800,000. Okay? So yun lang po mga ka-action, mga kakampeng. Thank you for watching. Have a good day.